So ayan, nakuha ko ang night market. Ito siya. Tadan! Sa wakas, hindi ako naligaw masyado. Bababa ang mask. Ay, baba pala. Tapos na lang sa kapit. Pakupanggal. Online. Baba ang mask. Kailangan daw ibaba ang mask para makita kami ng CCTV. Ayan. Tapos may checking sila na nagagana para sa mga baggage bago pumasok sa night market nila. Bawal mo nila na picnic. Idol, sino ko lang daming mo? Okay, thank you. So, eto na, excited ako makita yung mga food nila. Ayan, ibabalik na natin yung mask natin. Kasi pinatanggal kanina. So, habang naglalagay ako ng mask, yan ang scenario dito. Lahat ng mga naka-orange na yan, yan yung mga stall owner. Na natin. Habang kukunti pa yung tao, ikuti na natin. Tsaka habang maliwanag pa, ikuti na natin. So, kasi wala tayong ilaw mamayang gabi. So, start na natin. First stall. Okay, yung mga food. Yan. So, daming food. Ito yung night market na famous sa Davao. Yan. Maraming mga seafoods. Kagaya nito. Maraming mga seafoods. Yan. Wala pang masyadong tao kasi medyo maaga pa. For sure, mamayang gabi, marami to. Magfo-full ang tao dito. Yan. So, madami siya. Isang kahabaan, kahabaan. Hindi ako masyadong naligaw papunta dito. Nasa harapan siya ng Ateneo de Davao University. Yan. Ito siya. Madami. Gahanap ako ng puro prutas, pero parang mabibigo ako ngayong gabi. Puro mga meat ata ang nandito. Gaya nito. May pusit, ma'am. May tuna belly. Ano sa'yo, ma'am? Yan. Mukhang mabibigo ako ng gulay. Ay, ng prutas at gulay, ah. Lahat meat. Ito, eto pa. Food section stall. Ang dami ang haba ng area na to. Puro lang pagkain. So, ayan. Simulan na natin tumikim ng mga pagkain nila habang maaga pa at para makauwi din tayo ng maaga. So, ayan. Sisimulan natin tikman ang ice cream ni Kuya. Bago tayo kumain ng marami, mag-ice cream muna tayo. Baliktad tayo ngayon. Baliktad. Okay? Eh, nasa cup na maliit. Yung durian, please. Ay, wala. Miss mo na durian, ma'am. One size lang. Ah, okay. Sige, one size. So, sintensyahan natin ngayon ang durian ice cream. Tikman natin kung anong lasa. Though hindi ako fan ng durian. At nakatikim na ako ng durian before. Pero, subukan natin ngayon ang durian ice cream. Kung kakayanin ko. Kasi yung natikman kong fresh durian, hindi ko siya gusto. Hindi ganon ka, hindi ko na-appreciate ang lasa ng durian, fresh durian. So, let's see kung sa ice cream may change or may bago. Hindi talaga kami magkasundo ng durian. Ha! Hindi kami magkasundo ng durian. Ate, magkano sa mangga? 19. Sa bayabas po? Parehas lang. Sige po. Isang bayabas. Sa isang mangga. Here, the bayabas. The mangga. And the bayabas. Hindi ako bigo ngayong gabi. I have fruits.
Ate, ito po, o, dalawa. Manok yan. Apo, please. Thank you. Sir, I'm a fruits, bayabas, at saka mangga na merong seed. So ayan, hintayin natin maluto yung ating pangatuna. So tingnan natin. Yun yung masarap na part kasi maraming mga buto or tinik. Yun yung gusto ko eh. Kumakaway si Kuya. Ayan. So dito tayo ngayon magdi-dinner. Tapos na akong kumain ng ice cream. Tapos na rin ako mag-fruits. Now, main course tayo. Yun yung tuna. Panga-tuna. Let's try. Kung masarap siya. So, maghihintay tayo ng medyo matagal-tagal. Or mga 20 minutes para maluto yung ating meal. Kumain tayo ng ice cream na durian ice cream. We ate fruits, yung pinakahihintay kong fruits, and yung panga tuna. Yan. So kahit nasa layasan tayo, kahit napakaraming pagkain, kailangan pa rin nating piliin yung dapat nating kainin. So hindi ako kumain ng mga ibang food except yung medyo healthy pa rin. So, yun. So, overall, nice experience sa Davao or sa Rojas Night Market. So nice. Marami pa rin tao hanggang ngayon. Dagsa pa rin siguro hanggang mamaya pa rin to. Pero ngayon, ako, I think, need to rest. Hahanapin naman natin kung saan yung sakayan pabalik doon sa ating hostel na tinutuluyan. So, eto na nga. Nagtanong tayo sa isang mabait na men in uniform. Tinanong natin kung saan yung sakayan ng jeep pabalik doon sa Napsol suit na tinutuluyan ko. So, tinuro niya itong area na to. At sabi niya, any jeep na may nakalagay na going to Buhangin ay magpa-pass by doon sa area. So, maghanap tayo ng jeep na may nakalagay na Buhangin. Okay, let's see. So, ito yung exit way na night market. Magkaiba sila ng entrance and exit. So, daan tayo sa exit. Yan, kung mapapansin ninyo, visible talaga ang mga men in uniform natin dito sa Davao. So, mafe-feel mo na safe ang lahat kasi every corner, pag may nangyaring isang insidente, you can call the attention of those men in uniform. So, mabilis, visible sila. Good thing na sa dami ng taong ito,
nandyan din sila to protect and serve. Good job!